Kaya tiga tumakbo, kaya tumakbili ng substitution, di ba? So, sabi niya, pwede ka lang,
Imagine that. Pero that was 2009 kasi the last day for filing the COC was I think November. December. Sa ganun. Mga ganun buwan. So, kapagay na ako last night. At eve of the last day for filing. So that morning, last day na, tinawag ko yung dad ko. Ako, tawag ko sa tatay ko, Papa, ano ba? Pero ako na ilatabi na nalitrato ko, para na ako gaganto. Sabi niya, ano ba yun? Ng picture. Sabi ko, sige ba, ako na mahalan. At tinanong na ngayon ko, bakit ka ba naghanap ng picture? Ano? Magkapaya pa lang ako ng certificate of candidacy. So, hindi nila mag-usapin sa family niyo to? Nung mag-file ako, so kung ginawa ko na ba, meron ng parang studio na sa tabi ng CTO, dyan ako nagpunta. Pero wala na hesitation sa father mo, parang that time, hindi siya sa mga papa ko na, wala ganun, or pinupush ka. Whatever you said in that swear, hindi ko na narinig, kasi sabi ko, sige papa, nagpapadali ako eh. Pinag-iisipan mo ng mga kalamit? You first, not you first, Carlo? Well,
na nga, dahil parang ano na, pagkakahiyaan na, nakasubunan, doon na, sasama-sama pa rin yung tiigot na kami sa Pasig. Nandang kami, napasok ko yung mga imagine, there's a place in Pasig. Dahil sa Pineda, kasi parang pumapasok sa kuwebang ang dilim. Tapos, ang lalakaran ko, parang sapa na mga dumadalo ng tubig. Doon, sa gitna ng patiligid na yun, doon nangigiraran yung mga nahihirap na nalusot sa Pineda. And then, nasyak ako kasi, akala ko, yung bata ko, mahirap na yung pamilya natin. Kaya kasi kumakabo ko lang sa loob. Ang pagkain natin, bibili lang kami ng sa 12 hermanas ng isang supot ng kalderera. Ilang mga kapatid na kami magkahati at ang pang nanay sa atin ko. Alam, mahirap na kami. May mas nahirap pa pala sa bahay. Dito po, doon ko na realize na pero kailangan gawin. And ang naisip ko noon, so kung bagay nyo naman na yung nakapag-encourage kayo para na mas diverse ko para sa pag-service ka rin mo. Tama naman, di ba? Yung favorite na application ng mga natin, the great power comes great responsibility. Hindi siguro ako sabi ko, sige ko, hindi ba lang sinet, siguro na pinanganap akong main salito, no? At iba ko ng pamilya, pinilin ko sa bakit, so parang, in a way, pinilin ka ko, di ba? Kasi sabi nga, you can only live, you can only understand life looking backwards, but you have to live it forwards. So, kung babalikan ko ng panahon yung history ng family na sa Pasig, kita ko eh, yung mga public servants na galing sa lahi ng hindi sa Pasig. So, parang naman ako na, natapos ko eh. Hindi kasi pala kami ang public servants. So, tapos yun na nga, from a young age, ano ko naman na meron akong gagawin ng talent, kung ako yung magkakapatid eh. So, iba-iba yung skills namin. Kaya po, nabinigay sa akin skills talaga. Pagdating ko, wala kang binigay na sa skills. Yes, pagdating sa school, work, hindi mo katalog eh. At yung age of grade 2, imagine, nagkakapisa ako na ito mga pula, nagkakit na kapal. Pero yung nanay ko, tuwa-tuwa sa akin. Sana all! Nire-resign ko sa nanay ko yung pula. Binapasa niya, verbatim, word for word. Tama. Ang aming memoria. So, yun. So, doon. Alam ko na. Okay, meron ako special talent. Okay, nagkaya ko yung mga kapatid ko yung ginagawa. Okay. So, yeah. So, yun yung nagkaya sa amin na giligay sa amin ng Panginoon. Ikaw, in your case, diba? Within your circle, meron pa ang mga tao kaya ko naman. Yeah. So, happen in my circle, nandito ako ngayon in a place of influence. Meron akong tapos. Mas malaking spirit ko, pwede kong maraming matulungan. So why will I use it? Kasi yung iba, they pursue riches, fame, and empty eh. Empty yung life nila eh. I like to read books kasi eh. Sabi na, if wealth guarantees happiness, dapat pinakamasasayang tao, yung mga billionaire, di ba? And yet, yung pahing na yung mga buhay nila, hindi ka naman. When I was, ano ba, City Hall employee, nakabubong ako. Kasi ngayon ay nasa national na tayo. Ngayon kasi nasa national na tayo. So, naabot na pangkakonsihan nung ikaw ay 2011. O hanggang sa second, naabot na pangkakonsihan. Tapos, nagulat na lang ako na hindi ka na pangkakonsihan. Ano mga 2015 ba? 2016. Hindi ka na pangkakonsihan. So, ayun. And then, ang next question ko sa iyo, bakit nagbabalik ang isang PNC sa public service? Kayo natulog kayo 16, 17, 18, 19, o mga yun, mga panahon na yan, bakit nagbabalik ang isang PNC sa public service? Dito sa public service. Alright. Well, let me give you back on first. What happened after the 2016? Well, you know, I ran for congressman. So, pag yung district representative ng Pasig City, ito represent na interest ng mga Pasigenyo sa Congress, di ba? Kasi, I believe, Pasig being one of the richest. Pag-alabang, tatawin ko sila talaga mo dalawa. Three-way pipe.
priority sa akin. Yes. So, pag po kami yung naglaban-laban. Yan. So, nagnagalto ako. Eh, yan, isa lang ang posisyon. Yeah. So, nangyari sa akin. So, so happened at that time, nakapuna si Presidente Duterte. So, yung isang kami ng sekretary niya, si Secretary Ernie Pereña, was looking for a CPA lawyer. Na maging ASEC who will help him. Yung budget ng gobyerno to make sure na walang korupsyon, diba, na nangyayari in his department at my attached agencies. So, the best guy for the job is a CPA lawyer. He knows the law and then he knows numbers. Diba? Pag pinakitaan mo yan ng mga resipo, ng mga financial statements, hindi may hindi nila eh. Yeah. So, So, yun yung naging role ko naman sa NECA. Fortunately, sa government, hindi may iwasan. His proposal was rejected because he was saying na hindi dapat mag-ganoon, hindi dapat mag-ganoon. Because we will lose billions in revenues on a daily basis. At ang tayo sa pandemic, ang payment na ni Secretary Pernia, we cannot afford to lock down. Kasi yung impact sa economy, diba? Ang isa siya, ano na nangyayari? So, kaya alam, yung iba namang secretary, yun ang gusto, mag-lock down. So, sign of delicatessen for him is yung proposal niya as the economic advisor of the president, hindi na sunod. Then, delicatessen at yung face na resign siya. Diba? So, kaya nawala ka rin doon sa office niya? Yes, kasi yun, political office na. So, ang nangyari pala, nawala ka dito sa NGO, na doon na, nag-serve sa national level. National level. Sa Pasigueño na nag-serve as Pag-Mr. Bandito sa Pasig. Nandun siya sa National Nag-serve para din sa akin. Pero mas malaki na yung Pasig. Ako, naiikot ko ang Norte at South. Dahil, syempre, kailangan nating bisitahin yung regional offices ng ETA. Plus ASEC. So, ito ang magbigyan na ako. Yan. Kung bakit mayroon ang isang INC niya. Okay, ganito pa lang yan. Yes. Yes. Para lang sa pagkakaalam, bakit mo pa yung naglalaban late as at this moment? Tama? Yes, yes. Okay. So, bakit Vice Mayor ang napiling takuhan ng isang INC niya? Okay. Sinurvey ko nito pa si Ben. Yung mga noong 2019, ang pangako sa ating mga Pasigueño, gagawing libre ang hospital natin. During the campaign, of course, diba? Nagkalahat ng plataforma ang mga kandidato. So, yun ang pinanako sa bayan. And kung alam nyo kung totoo ba, yan ang hospital natin, libre na. Ang sagot ng mga nakakausap ko, isa ang tingin ko, no, ultimo yung siren, tayo pipili. Konting gulak at alcohol, tayo pupuro kayo. X-ray machine natin, meron lahat ng mga sa loob, wala na daw film, sira, ako, get it outside, babayaan natin. So, parang sa akin, they're all yun ang pag-work ako sa Marati. So, ang favorito ko, ang kausap siyempre, yung mga ordinaryo lang. Eh. Pagka-break ko sa kusina, nagkakape ko, tutakos sa mga kapayat ng mga messenger natin, eh, mga taga-Marati. Ano ko pinagawa ng Marati? Kung siya, alam ko dito, wala kami problema sa healthcare. Kung bakit? Kahit pagkasakit kami, hindi namin problema. Kasi kasi sila yung partner. Diba mo? Kahit pagkano yung gastos ng parang nangyugap sa kanyang kaugaman, walang problema. Sagot na... Sa OSMAC pa rin. That's right. Okay. OSMAC. Kasi kailan naman. Hindi lang OSMAC. Kaya jolo sa pandinig. Pero kung napasok mo yan, Kurt, parang mapasok sa first class na hospital. Ganda, malinis, magkero namin. So, kapapaisip kayo, pero kasi kayo, bakit Makati can afford to provide that kind of service sa mga may hirap?
So, to ask your question, kaya ako na sa politika because mayroong panako na dapat sa balik. Yes. May pangarap na dapat ang mangyari para sa ating mga nagabasa. So, sabi ko nga, pag-iigo kami, kung ang mga taga-Makati, meron sila ni Edward, gusto ko tayo mga Hungarian, kung gano'n din tayo mga Hungarian part. Para yung mahihirap sa atin, hindi mamatay, kasi na kami ng kahirapan pa kayo mga marap namin. Kasi hindi acceptable pa sa amin, hindi na isang kagabasa. Kami nakikita ko na mamatay sa atin, and yet, wala pa ba yan? Oo, wala pa kaya nito siya. And yet, napapasok ko ng budget natin, isa sa pinakamataas sa buong Pilipinas. Diba, hindi na bumalik eh. Para bang ang yaman ng pamilya mo, and yet, namamatay ka. Ano ginagawa ng yaman? Diba? So, yun, yung mission natin. Gusto ko makita na kaya ng taga-basin. Hindi na tayo namamalikos ng mga politiko natin. Kaya ng isang kaya, direkto tayo sa hospital, kompleto, MRI, CT scan, X-ray, 2D echo, anong laboratory, procedure ang kailangan, andyan. So, yan ang isa sa akin na kailangan na ginagawin na kung may care sa IOC. Yes, yes. Gusto ko na na-enjoy natin yung yaman ng ating mundo. Diba? We deserve nothing less. So, ngayon naman po, bilang kayo ito at kung Vice Mayor, and hindi na nagsyan sa kayo mapakbigyan yung mga sigurinyo bilang Vice Mayor na at sa susunod na kayo ito. Na makakaasa ba kami ng isang magandang servisyo at good governance sa mga IOC na kasi nababay ang servisyo ko? Well, sabi ko nga, pag yung ibang politiko, alam mo, pagka may makawag na meeting yan, magpapasok ang mga bisita nila, pinaiiwan sila ko. Ayaw nila nire-record yung mga sinasabi nila. Ako, ini-encourage ko yung mga tao. Gusto nyo nire-record yung sinasabi ko? Go ahead. Why? Pagbalik ko dito, 3 years later, pupunin ko ulit na sumuha ng inyong grupo, samahan. O, pwede tayo mag-review. Okay. Yeah, kasi hindi na nasabi na mo. Tapos ko rin ito. Okay, go ba? O, ito yun o. Sabi mo, libre na ang ospital. Sabi mo, gusto mo. Parang mga ati, may yellow card tayo, may pagigayin yung card, nasa na yung pagigayin yung card ko at okay. Pwede mo ako sa kinin. Parang, libre kina sa gabi ko. Yun, ibig sabihin, yun ang maganda sa sistema mo. So, maganda may sinuwalan para in the near future, pag nangyari yan, o nangyari o hindi, yung mga sinabi sa inyo, yung papakipakay sa akin. Not correct. And dapat, dapat. Kapag-uwain, if you're considering running for public office, kaya ako sabihin ni Andrew. Nung tumakapo ka, pero ka mission eh. Bakit ka tumakapo? Anong gagawin mo? Gusto mo lang ng posisyon? Gusto mo lang sumwelto bilang city councilor? Bilang vice mayor? So dapat may purpose talaga? Yes. Yung purpose talaga, bakit tapakapo? Anong gusto mo lang kung wala kapalamig na? Dapat alam mo sa sarili mo yung purpose mo bakit ka tapakapo? Correct. Diba? Kasi yung problema ng bayan, anong solusyon na pinitin mo para luminama ang mga tao? Kasi kung wala kang pinitin na solusyon, okay, diba, if you're not part of the solution, you're part of the problem. Kukunin mo yung posisyon, wala naman yung offer na solusyon. Might as well, baka bigay mo ito sa tao, alam ang gagawin na. And then watch him do his job. And then, na tayo. Everybody happy. Pakinabangan natin ang pondo ng bayan. Actually, attorney, what I like about you is attorney ka na, and then kung ikaw ay magbigay ng patakakon, alam mo talaga kung paano gawin yung trabaho na ibigay sa iyo. Kasi may knowledge ka pa. Okay. Ito maganda. Kaya, mas maganda talaga maglalagyan tayo ng isang politiko, alam nila ang kanilang gagawin dyan sa trabaho niya. Diba? Hindi, ay, kasi famous, hindi ganun din. Famous siya siya. Parang yan. O kaya, uy, pumuntay ang birthday ko, nakainuha ko yan. Diba, kahit sa anong larangan yun, diba? Pwede ka bang maglaro ng badminton at hindi ka maglaro ng badminton? Diba? Kung pag nilagay natin yung mga tao doon sa posisyon yun, na alam natin, may kakayahan na tayo. Tama, the right man for the right job. Alam mo, just to give an example, walang mangyayari sa isang entity na mali ang nangyayari ng tao. Nung para tayo, mayroong kami pinupuntahan na restaurant, yung Sining Cooks and Waitress. Ano ba yan? Hindi. Hindi ko na ako talagang.
nakatanda. Diba? So, katayin marami yung tao, okay ka, bago ko ah. Ang nangyari tuloy, yung naiwas ako sa ina, hindi naman si galing magluto, hindi naman kumakanta. At yung kusinero kumakanta, na magaling magluto, hindi naman magaling kumanta. Kaya ang nangyari, yung tao kumakain, yung pagkain niya hindi masarap, at yung tuntok hindi maganda. Alam mo nangyari sa restaurant niya, nagsarap. O kasi dapat maglalagay talaga tayo ng tao na sulit doon sa trabaho. Kung magaling kang magluto, kasama si Ina. Kung magaling kang kumanta, ikaw ang kumanta. Diba? Dapat ganun. Abogado to, saan ito magaling? Sa batas? O siya ang pagawin natin. Pasulatin natin ang batas. Para ang batas sa pasi, walang butas. Writing yan na lang. Okay. Last na po. Ang mga kababayan, ako po ang inyong pipili na mag-ingot bilang DC Alcalde o Vice Mayor ng ating Lonzo Pasig, makakakabuhay ng isang pink governance. Masabi ko nga ako sa aking campaign materials, tapat at makalimutang paglilingkod. Hindi pwedeng tapat lang, Kurt, kasi kung tapat ka, lahat ng mga kakayahan, nananakaw na ang mga tao sa video, wala kang kakalay-malay. Diba, hindi pwedeng matalino ka lang, hindi ka tapat, eh, mayroon matalino pag nananakaw ang gagawin ko, kung binigyan sa'yo ang kapangyarihan. Diba? Kaya ang kailangan natin, tapat. At makalinong pag-ilingkod sa atin. Kung yan ang hanap ng taga-basi, eh, dito ang isang talk ni Ansia na napag-ilingkod po. At ito pa rin, mga pangako na napako para sa atin. Nasabi nga niya sa kanyang hashtag, Iyan ang Pasigueño, siya ang kakamigayan. Maraming maraming